Sir yun. Kilala mo pa ako? Ilang buwan ka na rito? Mapagpalang araw sa inyo mga tol. Mapagpalang araw dahil kahit matagal na tayo nakikipagsapalaran dito sa Kamaynilaan, ay hindi naman tayo nalalagay sa isang mahirap na sitwasyon. Kanina mga tol, habang nag-scroll ako ng Facebook, dumaan sa timeline ko ang isang nakakahabag na video. Video ng ating kababayan at bukod pa ron ay kabarangay na humihingi ng tulong upang makauwi sa ating lupang sinilangan. Nakakalungkot na makita ang ating kababayan na nasa ganoong sitwasyon. Kaya napag-isip-isip ko na puntahan ko na agad siya. At kung ano ang magagawa nating tulong, ay gagawin natin upang mapauwi lang siya sa ating bayan, sa ating barangay. Ayun, malapit na tayo dito sa lugar kung saan sinabi ng mga concerned citizen na doon siya makikita. Maghahanap na lang tayo upang makita natin siya at magtatanong-tanong na lang tayo. Ayan, pagkana natin dyan, yan na yung street na sinasabi nila. Malapit na tayo sa area mga tol. Update ko na lang kayo mamaya. My goodness! Andito na tayo ngayon mga tol sa Katuparan Street, sa kahabaan nito. So, ang gagawin natin ay hahanapin na lang natin siya dito sa paligid na dadaanan natin. Ayan mga tol, binabaybay na natin yung kalsada ng Katuparan Street papunta sa dulo. Sa pagbabaka sakaling matagpuan natin yung ating kababayan, nakahiga lang daw yun sa kalsada. So sana ay matagpuan natin siya at matulungan nating mapauwi sa abot ng ating makakaya. Sir, pwede magtanong? Napapansin nyo ba ito dito? Hindi man. Ha? Mataasan? Oo, dito. Mataasan dito? Hindi, Katarungan. Katarungan is right. Diba ito yung Katarungan? Katarungan? Ah, Katuparan pala, Katuparan. 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 Oo, tama yan pa nga pala. Ayun mga tol, narating na natin yung kabilang dulo ng Katuparan Street. Subalit hindi natin siya natakpuan doon. Naisip ko na bumalik na lang dito sa may kabilang kanto, sa may iglesia ni Cristo, sa may barangay at dito magtanong. So ito yung mga pangyayari sa pagtatanong natin hanggang sa matakpuan natin yung makakapagturo sa atin kung nasaan yung ating kababayan. My goodness. Sir, pwede magtanong? Ayan. Napapansin mo ba ito dito? Ayan. Itong lalaki na to. Ito? Kaliwalag niya. Dito raw sa may Katuparan ang nakikita eh. Tagal rin kasi sa barangay namin to eh. Wala na raw materhan dito eh. Eh, ayan na lang eh. Sa barangay ko lang to. Sa barangay niyo? Probinsya, Marinduque. Dito? Ayan, dito raw sa Katuparan. Sa barangay yan? Sa barangay nga namin. Sa Marinduque? Ha? Oo, sa Marinduque. Dito, alam yan? Sige, sir. Ay, ano mo doon sa? Ano? Baka parang sa barangay lang kita dyan. Ha? Eh, ano mo doon? Ano? Sige, sir. Thank you, sir. Sa barangay, Marinduque ito eh. Sige sir. Baka narubingan ano. Di ba commonwealth na ito tayo? Oo, commonwealth. Ito na nga yun eh. Oo, wala naman yung pinag yan. Tay, baka napansin nyo to dito. Hindi nyo kayo napapansin yan dyan. Bakit ano yan? Hindi, sa kabarangay namin yan eh, na gusto lang umuwi ng probinsya. Okay. Eh dito na lang daw natulog sa Kali eh, eh taga probinsya. Kailan pa nawala? Hindi, hindi siya nawala, nandito daw. May nag-post kasi sa FB. Saan kaya yan? Ano yung alam mo po? Hello? Edel, baka nadaanan niya to. Ano ba yan?
Ano ba hinahanap mo? Tao? Tao, tao. Baka may nakita kang nakatambay dyan na itim mo ko. Motor? Hindi, tao. Tao lang? Oo. Eh, taga ron sa probinsya namin. Taga sa inyo yan? Oo. Ayaw niyong na-rescue ng kapatid ko? Hmm. Saan lugar? Andiyan lang sa kanto. Doon sa mismong kanto. Nakita mo yung burger, yung kanto may payong na, may buko. Oo, yung may buko. Kaya nang alang konti ron, may computer shop doon, nandun siya. Ah, sige. Pinaligo na ng kapatid ko, pinakain na. Thank you, idol. Nakabuk na yun eh. Hmm? Kaya nipirin siya yan? Wala po, ano to? Nakabuk na yan. Hmm? Nakabuk na yan pa uwi. Hmm, sige, para maapang ko rin. Nakabuk yung... na siya pa uwi, mamaya araw uwi niyan. Para makausap ko rin. Marinduque. Ay, punta mo lang yan. Sa may computer ka? Oo, nirescue namin yung kanina maga. Ayun yung kanto dyan. Oo. Kanan ka lang dyan. Salamat sa idol. May kita ang computer shop dun. Hi, thank you. Taryon. Kilala mo pa ako? Ano nangyayari sa iyo? Sa linggo na raw siya pag-alagala okay, dito. Okay na ako. Nandadadaan lang ng sasakyan. May nag-booking na, sino nag-booking? Barangay. Magka-barangay po kami. Magka-klase din kami. Pinaano kasi ng pinos kasi ng anak ko yung interview siya kanina ng mga. Taga-ano, taga-gasan din. Saan ka dito dati nakatira? Diyan sa Commonwealth. Sa market daw. Sa market, nagtatrabaho, stay-in. Mm. Ngayon, ginawa, umalis daw yung amo niya ng nung ano dyan, umalis dyan, dahil siyempre, pandemic, walang paninda. Binigyan daw ng halagang 150. Isang linggo na nang gagala-gala. Saan ka maano ngayon? So, pang almusal lang yun. Almusal tanghalian lang yun eh. Yung ano na yun. Eh, anong, kumain ka na? Eh, napansin nung anak ko. Anong gusto mong pagkain? Napansin nung anak ko kaninong maga kasi nakita niya paulit-ulit na nakikita niya daw diyan palakad daw. Buti naman po nakita ano namin, pa. Nakita ng anak ko doon, binigyan ng dinala ng pagkain kaninong maga, si, mga alas 5. Si Ian nga eh, umaano din sabi ko, huwag na Ian, okay na. Si Ian? Buti naman, okay ka na. Kasi, ano, diretso ka na doon sa atin. Ay, kaninong ban? Hindi ko lang sa, alam. Sa barangay yun? Sa barangay po, maraming salamat po. Hindi po yun, diretso ng probinsya. Hindi, ano po yun, door-to-door ng Marinduque. Door-to-door po ng Marinduque. Ayun, okay. Sasakyan ng door-to-door, pupunta rito. Yun. Ano oras ka-pick up dito? Hindi ko lang alam, di pa sinasabi ni ate. Ah, sige. Kaya yung anak ko kasi nag-asikap po. Salamat po. Siya yung nag-ano rito. Siya yung nag-interview siya, pati yung nag-asikap. Nag-ano ko po kasi sa amin kanina, nakita ko sa FB eh. Sabi ko ba, wala nang nag-ano eh. Ayaw niya kasi, nung una, ayaw niya ipapost yung yung Facebook niya. Ang ginawa, sinimple ng anak ko, hindi niya hindi sinabi ng anak ko na ipopost yung saka hindi naman pwede na dito ka, doon ka na lang sa atin. Mas mahirap ang buhay dito. Kasi marami siyang iniinda, yung sa baga niya, tapos yung tuhod niya. Kung naglalagad to, kumikirot to dito. And kaya hindi siya, ang sabi nga namin, dapat dyan lakad-lakad ka para mag-exercise ka. Eh, sabi niya sa amin, kung naglalakad daw siya, ito raw kumikirot sa kanya. Ito raw, gawin na to. Eh, hindi rin lalo pwede. Sabi ko sa anak ko, bilihan mo ng gamot ako. Ewan ko kung binilihan ng anak ko kanina kasi nagpipinda kami yan. Salamat po. Eh, sabi ko, kawawa naman. Sabi siya, inimot ni ate, pwede ko medyo nakaupo. Kaya nga po ay,
Hindi, ilang araw ka na walang kain. Ito, yan na, nag-ilot. Ito, nag-ilot. Ang isis ko yan. Ano? Taka, saan pong promesya ninyo? Tugigaraw ako. Ah, tugigaraw. Ito bahay namin. Ito bahay namin. Kaya napansin namin dyan kasi, ngayon ko lang napansin yan eh. Akala ko yung matanda na isa dyan naglalakad na, ano, hindi pala. Sabi niya, hindi, kilala ko to tayo, sabi niya. Ganun. Tapos hirap nung nilapitan ko, akala ko yung matanda. E nung gumapit ako, yun, sabi ko, bata pa to. Lason? O nag-ano siya ng ano pala, uminom ng chloro, sunrock chloro ata. Kasi nabasa ko yung ano ng anak ko eh, binasa ko yun. Sinanak ko pa sa anak ko. Oh. Madami pang may mabigat na problema sa iyo, tol. Yun ang mali ang gagawin mo, pagkagano. Oo, oh, tsaka sa lakas ko pa eh, kaya mong dumiskarte. Huwag mo nang ulit ka lang sa probinsya ka. Doon ka na lamang sa atin. Doon, mabubuhay kahit anong pagkain doon, kahit isda o kahit niyog, nabubuhay. Buti na, ba, na ano mo sa Facebook? Opo, eh, nasa trabaho pa ako kanina, sabi ko, diretso na ako rito. Anong tanong na lang kayo dito sa barangay? Opo. Yung ano, kapatid niya ata yung ano. Anak ko yun, yung nag-arit sa Irito. Papa. Anak ko yun, yun yung panganay ko sa nag-post. Pangatlo kasi yun. Pangatlo yung anak ko na yun. Yung nag-post sa kanya, pangatlo ko yun. Bumbiyahe dito kasi yun. Kaninang ano, tanghali lang pinus yung ano. Buti, nakalikom yata sila kaagad. Opo, masalamat. Parang pambahon na lang niya. Pagkaon o pamasahe, gano'n pagkain. So, sayo ka na, Mother Cho. Nag-aalala rin sa iyo yung mga kakwa natin dun eh. Eh, salbahe yung amo niya eh. Gagi. Iniwanan, 150. Magkano sahod mo ron? Baka hindi pa nga pinasahod dyan eh. 200. Tapos? Magkano? 200. Tapos 200. Hindi pa libre pagkain. Dun pa wala ka talaga may ipon dun. No. Oh. Palengke pa sa stakan. Diyan sa palengke dito sa market. Napa? Stay in sa market, hindi sa bahay. Pang ano po yung pansariling interest lamang ang kung mga ganong amo. Bata lang, kulang pa yung 200 maghapon eh. Ano gusto mong pagkain? Sana kung libre pagkain, hindi. Kahit hindi libre pagkain, 200. Bata lang yun, pambata lang yun. Bawal sa iyo soft drinks. Kakahanap niya ng trabaho. Kesa wala siya mahanap, kinatulan niya. Ilang buwan ka na rito? Dito, sa Commonwealth. Ilang buwan ka nagtatrabaho sa Commonwealth? 1 month pa lang. Ha? 1 month. 1 month pa lang. Ibig sabihin, bago ka pa lang. Ayun mga tol, kung mapapansin nyo, inabot na tayo ng gabi sa paghihintay ng van na sasakyan ng ating kabayan. Kung mapapansin nyo, itong lugar na binibidyoan ko, dito lang siya natutulog yung kanto na yan. Napakalungkot isipin na sa pakikipagsapalaran niya dito sa Maynila ay umabot siya sa kanyang sitwasyon. Kaya sa mga gustong pumunta sa Maynila dyan, mag-isip-isip muna kayo mga tol, at lalo na sa mga kabataan. My goodness! Oo nga pala mga tol, update lang. Hindi natuloy yung ating kababayan ng gabing yan, pero ilang araw lang ay nakabiyahe na rin siya sa tulong na rin ng ating mahal na congressman at ng mga taong nagmalasakit sa kanya. Maraming salamat, lalo na kay Flor Tabo na talagang tumutok sa pagtulong sa kanya. At sa lahat ng mga hindi ko nabanggit na tumulong, maraming salamat sa inyo. My goodness!